Alam mo ang Panginoon, hinihintay niya on the season na kung saan wala kang parang wala kang rason para maging faithful. Kasi po tayo, madaling maging faithful kapag nakaranas ka ng blessing. Madaling mag-praise and worship kapag kagagaling mo lang sa victory. Kapag nakaranas ka ng testimony, ng message ng Panginoon, merong ginawang maganda ang Panginoon sa'yo, you could be faithful. Pero paano kapag on the season, naranasan mo yung naranasan ni Naomi na wala siyang amor o wala siyang rason para kumapit sa Panginoon, will you still be faithful? Si Ruth, pinakita niya po ang kanyang faithfulness in the times that she has no reason to be faithful. Ang Panginoon, nananatiling faithful kahit ikaw ay faithless. Kaya ikaw naman, sana kahit ano pang mangyari sa buhay mo, even worse comes to worse, sabihin mo sa iyong sarili, sabihin mo sa iyong puso, Lord, mananatili akong mananampalataya, mananatili akong kakapit sa iyo kahit na parang wala akong dahilan. Hindi ko malaman kung ano ginagawa mo sa akin. And that faithfulness ni Ruth, galing, no? Ang Panginoon, in-honor ang faithfulness na yun ni Ruth because your faithfulness will graft you to God's great plan. Kapatid, ang pananampalataya natin at ang faithfulness mo sa Panginoon, yan po ay criteria para ikaw ay isali ng Panginoon sa kanyang napakagandang plano. Kaya kung ikaw, mga kapatid, even though you are the only one on your family, ikaw lang naniniwala sa Panginoon, still be faithful. Dahil through you, igagraft ng Panginoon yung faithfulness mo na yan para i-release niya ang magandang plano niya para sa pamilya mo. Mga kapatid, ang story po pala ng buhay natin, it's all about the chances that God has given us. Kahit ano pang nagawa mong pagkakamali, kahit gaano pa kalaki ang pagkakamali na yan, you are not far out sa kamay ng Panginoon. Kaya kanyang hawakan, kaya kanya ulit buuin, kaya niyang gumamit ng ibang tao upang itupad ulit ang purpose niya sa'yo. Because God meant it to be. Ang gusto ng Panginoon, nothing but the best for your family. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ang kapangyarihan niya at ang kanya nag-uumapaw na pagmamahal sa iyo. Hindi ka titigilan ng Panginoon. Hindi titigilan ng Panginoon ang household mo. Hindi titigilan ng Panginoon ang clan mo. Because God is faithful even though you are faithless.